Hello guys, welcome back to my channel, Yamwas TV again. So ngayon sa video na to, isituturo ko sa inyo kung paano nga ba ginagawa yung mga mobile charging window, no? Or mobile charging station. So bago ako magsimula, shout out muna sa mga subscriber dyan. So I'm sure no, na familiar kayo sa mobile charging station. So sa mga nakatira dyan sa city, is nakikita ito sa mga mall, either sa 7-Eleven nga, is may available no, na mobile charging station sa kanila. So ngayon is ituturo ko sa inyo yung mga kailangan nyo para makabuo ng mobile charging station. So pinaka first na kailangan is itong Alan timer, yun. So pag bumili kayo nito is kasama na itong timer, itong digital, itong wire, yan. Itong tatlong wire din para screen slot is kasama na yan. So pag meron na kayong Alan timer is itong universal queen slot, no? So maganda ito gamitin kasi kumakain ng piso, 5 at saka 10. So next naman, yung 220 volts to 12 volts, yun. Transformer, no? So yung kulay pula, ito yung 220 volts. So lalagyan nyo siya ng plug, yan. Para dito sa ating electricity. Then yung kulay blue naman, ito yung 12 volts. Then papunta dito sa ating circuit board. So ito, so tatanggalin ko muna. Wait, yun. So itong kulay brown, yan yung positive. Then itong kulay black, ito yung negative. So para malaman nyo yung positive at negative nitong transformer, itong kulay blue, is kailangan nyo na mga 12 volts na ilaw, no? So isaksak nito, then itry nyo dito, no? Sa blue, yung 12 volts na light. Then pag umilaw siya, for example, dito yung positive ng light. So pag umilaw siya, so remember nyo lang yung positive at doon nyo siya idugtong dito sa wire na kulay brown. So ito yung positive at ito naman yung negative. Then pagkatapos, isaksak natin dito sa circuit board. Then pagkatapos niyan mga kayamwas, is yung sa queen slot naman, so alam niyo naman na meron yung tatlong wire. Yung positive, white at saka black yung ground. So kung makikita nyo, is magkadugtong dito. Yung kasama dito sa circuit board ito, which is the same color. So ang gagawin nyo na lang is idudugtong nyo sila based sa kanilang kulay. Then pagkatapos, isaksak nyo dito, no? Yun. Dyan. Yun. So next na gagawin nyo is may kasama din yung wire ito. So ito is dito yan isasaksak. So before ko dyan ilagay, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung ginawa ko dito. Itong pangatlong wire, ito, actually tatlo yung wire nito, may kulay green. So pinutol ko yung green kasi di naman yan gagamitin dito. So yung gagawin nyo, yung black is isiparate nyo, no? Yung black is papunta dito sa 220 volts. So ikukunik nyo lang dito, no? Yan, so yung ginawa ko, yun, kinunik ko dito. Then, yung kulay black. Then, yung kulay brown naman, yung pangalawang wire, is papunta dito sa outlet. So, ilalagay nyo sa kabilang, ikukunik nyo sa kabilang dito, butas. Then, the other one naman, yung saksakan, sa kabilang butas naman, is maglalagay kayo ng wire. Itong kulay green, ito yung pinutol ko dito. So, ginamit ko siya dito, para di na ako maghanap pa, no, ng ibang wire. So connect nyo yung kulay green, no, dito sa pangalawang butas ng ating outlet. Then papunta din siya sa kabilang wire ng 220 volts. So kung makikita nyo, yung sa kabila is yung kulay black. Then dito sa kabila is yung kulay green. So again, review natin. Yung kulay black is papunta dito, no. Yan, kadugtong ng ito. Saksakan para dito mamaya. Then yung the other one na wire, itong kulay brown, is papunta dito sa outlet. So ang purpose nito, ikukunik natin dito sa relay. Dito. So wait, kunik ko muna, no? Wait. Yun.
So yan, nasaksak ko na sa relay. So ang purpose ng relay, tuwing may client sa mobile charging station nyo, pag naubos na yung time nila, is siya yung magka-cut ng power para di na mag-charge yung phone ng client. So yun, pakadali lang. So yan lang naman ang mga kailangan mga kemwas para mabuo niyo yung mobile charging station. So ngayon is may naka-prepare ako dito, no? So for example is ito yung gagamitin natin. Yan. So ngayon mga kemwas is itis na natin to. So first itong 220 volts, yan, saksak natin sa outlet, no? Ayun. Yun, so umilaw yung ating digital timer. Yan. So, zero. So, for example, is ako yung client. Then, ito yung phone ng client. Then, saksak. Wait. Yan. So, makikita nyo. Walang reaction, no? Di man lang siya nag-charge. Dahil, dito, yan, zero pa. So, try natin na hulugan. So, first, 5 piso. Ayun. 40 minutes, 39.56. At, nag-charge yung phone. Yan. So, don't worry sa oras. Kayo naman bahala, ano, kung ilang oras yung ibibigay nyo sa client nyo. So, na-adjust naman dito yan. Dito. So, gagawa ko ng tutorial, no? Paano pag-set ng oras ng itong circuit board ng Allan timer. So ngayon sa magtatanong is paano kung tatlo yung client? So ganito yan mga kemwas, no? So kung tatlo yung client nyo, then dapat i-separate din yan ng lalagyan ng queen slot, lalagyan ng barya. So meaning sa isang queen slot ito is good for one client, no, para di ka malugi. So kung magdagdag ka ng another charging kit dito, for example is dito. So ang kailangan nyo is ito pa rin, circuit board, universal queen slot, at saka itong outlet. So din nyo na kailangan ng 12 volts, no, 220 volts to 12 volts na transformer, kasi yung ito is, for example dito, is dito nyo siya i-connect. Itatabi nyo lang dito, yun. Then dito, itong sa outlet, is itatabi nyo din dito, dyan, at saka dito, yung pangalawang charging kit nyo dito. Then kung gagawin yung tatlo, is the same pa rin yung situation. So ito lang yung mga kailangan nyo. So remember, isa lang yung ating transformer na gagamitin. So ito lang, at siya na yung bahala magdala sa ibang charging kit. So sa mga manonood ngayon dito sa akin channel, so kung may natutunan kayo, huwag kalimutang i-like ang video na to, at siyempre click niyo ang subscribe button sa baba para kung may video ulit ako, i-manotify kayo. So kita-kits mga kayamwas, at tika lang, sa mga may katanungan pala dyan, comment nyo sa baba at pag nabasa ko, isasagutin natin yan mga kayamwas. See you!